Yan, nagpong buhay dito. Madami-dami ng ating mga alaga. May mga sisiw pa tayo, mga kaibigan ng ano. Pag nagtagal-tagal yan, mga ilang buwan, malalaki na rin yan. Hello po mga kaibigan, magandang umaga po sa inyo, magandang tanghali, magandang hapon po. Ito na lang po tayo sa bukid, papakain po tayo ngayon ng ating mga alagang manok. Yan. Na, palay po ating pinapakain, guys. Mga manok. Yan, nagpong buhay dito. Madami-dami ng ating mga alaga. May mga sisiw pa tayo, mga kaibigan ng ano. Pag nagtagal-tagal yan, mga ilang buwan, malalaki na rin yan. Ano ang ating kalaga. Hapon na tayo, hapon na dito guys. Kaya nagpapatoka na tayo ng mga manok. Tuwing hapon guys, itong mga manok namin, nag-aabang na dito. Bago sila magpunta doon sa kanilang hapunan, nagtatambay na tambay na dito yan. Nag-aantay ng tawagin magpapakainin sila. At huwag lang guys. Yan. Nagpapakain. Marami na tayong pwedeng katayin dyan, oh. Marami na mga dumalagang manok. Puntahan natin yung pato. May pato kami guys. Tatlong piraso lang naman yun. Pakainin ko din. Nandito siya sa may gilid ng kulungan ng baboy namin. Ayan guys, oh. Yan, tatlo namin ilagang pato. Ubus na yung tubig, kailangan ko na rin lagyan. Ayan o. Bali, nangingitlog na po pala yan. Hindi ko lang po alam kung alin dito sa dalawa yung nangingitlog na pato. Ayan. Pakainin natin guys. Ayan. Tapos papalitan din natin yung tubig na yan guys namaya. May itlog na siya guys doon. Silipin natin. Pasilip ko sa inyo guys. Isum ko lang. Kasi bawal daw hahipuin yung itlog ng pato kasi nagtatampo sila. Bawal din ilipat-lipat. Ayun. 2, 4, 6, 8. Baliwalo na guys na itlog ng pato yun na andun. Nagpasimula kami ng tatlong piraso guys. Alagaan yan. Tapos nalagyan namin ng planggana para sa tubig nila at liguan din nila pagtanghali. So kumuha muna ako ng ano, ng tubig nila guys. Kukuha muna ako para lagyan natin yung palta natin yun. Dami, ilog na pala. Yan. Para bagay ang tubig nila, malinis. Bakit? Tulog? Kanina. Guys, pinakain na natin yung ating pato, tapos nilagyan natin ng tubig na malinis para inumin nila. Nakikisali yung mga sisiw dun, oh.
Naglagay din pala ako guys ng ano, tubig ulit dito sa fish pond. Gawa ng mababa na, kaya nilagyan na natin. Ayan. Dami ng kangkong guys, oh, tsaka yung water lily. Sa palibot. Ito yung ating kambing dito. Nilagyan na ulit natin dito, gawa ng medyo madamo na. Kaya nilagyan na natin dito sa pastulan. Ayan. Medyo sig, ano lang pa ng sikat ng araw. Dito sa bandang gilid. Nasisilaw. Dito sa gilid. Yan. Yan ating mga alagang kambing. Yan. Nangangain na yung ating mga alaga. Medyo wala nang damo doon sa labas, kaya pinasak na rin namin. Medyo namaguna kasi yung damo. Ayan, lakas ng andar ng ating ano, tubig. Karga siya dito sa water pa, sa ating ano, sa ating fish pond. Again, dyan. Yan, kailangan malampasan niya ito guys, itong tubong ito. Kailangan lumampas niya ng tubig. Kasi mababa na eh. Yan po mga kaibigan, andito na po tayo sa maisa natin. Kasama natin si Mrs. Titingnan namin. Medyo inapon na kami kasi dami ko pang ginawa. Nagpakain pa ako ng baboy. Yung manok pa. Inintindi ko pa yung kambing. Yan. Pakita ko sa inyo guys yung ating maisan. Yan, ito na guys. Medyo malaki-laki na. Yan. Kina-sprayhan na natin yan ng pandamo. Kasi madamo na siya eh. Yan. Yan, kasama ko si Mrs. Yan. Ito na yung ating maisan. Hapon na dito guys. 5:28 na. Yan, medyo malalaki na siya. So, ito guys, pagka medyo natuyo na yung abo, yung ating damo, pag natuyo na siya, papaabunuhan ko naman yan. Napaabunuhan natin uli. Bali, top dress na yun. Yan. Ano po na, dilim na guys, oh. Yan, madamo pa siya, oh. Ayos, pero na-sprayhan na to. Patay na yan, namatay na yan. Puro maisan dito guys. Ito karatig ko. Itong side na to guys. Sa karatig ko na to. Iba na may-ari. Tapos dito sa kabilang kalsada, maisan pa rin to. Ayan. Hindi na sa akin to. Iba na may-ari nito. Yan. Tahimik guys dito, puro huni ng ibon lang maririnig mo sa gabi. Huni ng ibon, insekto, kuliglig, yan. Maisang po kasi walang kabahay-bahay dito guys. Meron man po doon malayo. Tsaka dito sa lugar na to may bahay din dyan iisa. Yan po guys. Ito service namin ni Mrs. Motor. Nagbablog din po ang Mrs. ko. Subscribe nyo po siya. Saylab po yung kanyang YouTube channel. So, pa-subscribe na lang po. Yun po guys. Meron lang po sana akong isang pakiusap po sa inyo. Sa ating pong pagsuporta sa ating pong kapwa YouTuber, panoodin nyo po sana sila ng mga kahit 3 minutes man lamang po. Malaking tulong na po yun para po sa watch hour nila. At ganoon din po sa amin. Maraming po ang salamat sa inyong suporta.